Ngayong Enero, epektibo ang ikalawang bagsak ng excise tax sa ilalim ng train law, 2 piso sa kada litro ng diesel at gasolina. Pero hindi pa ito pwedeng ipatong na oil company sa presyo ng langis kung galing 2018 pa ang kanilang ginagamit na inventaryo. Sabi ng Department of Finance, mapaparusahan ng oil companies na lalabag sa batas. Kung talagang hindi po sumunod sa batas, may administrative sanctions tulad ng pagpapasara ng negosyo. Pagpawi po dun sa license, no? At saka pwede rin hong criminal yung mga liabilities tulad ng sa estafa. Kaya po sana po inaasahan talaga natin na lahat naman po ay susunod. Sa aming pag-iikot sa ilang gas station sa Metro Manila, wala kaming nakitang nagtaas ng presyo dahil sa train law. Sabi ng DOF, mahigpit daw ang ginagawa nilang monitoring sa mga gasolinahan. Ngayon pa nga lang, meron na raw napapansin si Asek Tony Lambino na ilang tindahang ginagamit ang pagpato ng dagdag excise tax sa langis na dahilan para taasan ang presyo ng kanilang binibenta. Maituturing itong profiteering kung lumampas sa 10% ng suggested retail price ang presyo. Nanawagan po tayo sa lahat po ng mga negosyo at saka mga ating mga negosyante dito sa Pilipinas. Huwag naman po natin sanang gamitin na excuse. Payo ni Lambino sa mga motorista, pwedeng magreklamo sa Facebook account ng DOF kung may nakitang kahinahinala sa pagtataas ng presyo ng isang gasolinahan. Jam sa Sante Kaiko, GMA News.